Hello, hello, hello once again. Mga katoto, magandang araw po sa inyong lahat. Bago po tayo magpatuloy, baka po may mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe naman. kidding aside guys, shoutout nga po pala sa mga patuloy na sumusuporta kay Bro Lolo's Thinking. At wag naman natin kalimutang suportahan ang mga tao to. Please, don't forget to support, to like, and also to subscribe ang Ama ng Kalingap, Kuya Bal Santos Matubang, ang Ina ng Kalingap, Ati Eva Vlogs, ang Anak ng Kalingap, Kalingap Rob, and the lovely duo, Mr. Welop Malalag and Miss Rachel Morales Vlogs, and be a part of Kalingap Family. Thank you very much. Ayon, thank you very much once again. Maraming salamat. Charot nga po sa pala. Sala. Sa Kalinga Provincial Official Reactors Defenders. Sa pamuno namin Presidente Boss RC Supremo. Ano po. At sa ARPA Family, sa pamuno naman na ating kapatid kaibigan, Ate Lisa Nabal. And the team Maligalig itself. Ano po. Na ang admin ay ang inyong lingkod. Palakpakan natin yan. Okay. Shoutout din sa aking kapatid kaibigan natin Lenti Bellus. Shoutout sa iyo Bro Marzano TV 2.0. Ayan, ang aking mami Carmen. I miss you mami. At talaga namang medyo busy at ang aking mami ngayon. Shoutout aking pretty mami. Ano, shoutout sa iyo mami. And to Sir Agris. Ano, best snack. Shoutout sa iyo sir. And to our friend also Sir Ben Mijares. Kay Maring Inday. Shoutout po sa inyo. Attorney Lani. Shoutout po sa inyong lahat. Ano po? So, by the way guys, umpisahan natin ang ating video reaction sa pamamagitan ano, ng pagbati sa mga nagko-comment. Kasi, naka-prepare na tong live ko, biglang nag-live silang ga, so hindi natin pwedeng sabayan. So, kinuha kong comment, yung mga nagko-comment na doon sa ating, sabi nga po ay, nakagayak na live. Ano po? Ma'am Linda Habilinar, done like and waiting sa Berloloy. Kita Bings Vlog, shoutout po sa lahat. Cresa Limartos, done like po. Marilyn Natural, good evening sa Broly. Mega love, shoutout. Ma'am Rosita Reblora, good evening sa Broly. Waiting likes. Like dance then, sir. Salamat po. Gladys Tumagaha, waiting sir sa premieres mo. Ayan. Ami Agiba, done like and share host ang mga taong walang kasiyan sa buhay naglabasan. Gumawa naman ng issue na ako doon ng sakit sa dibdib. Ayun, diba? Grabe. Sobra sila. Ito sa kanila. Susan de la Cruz, ang daming umiyak sa live ni Ruel na yan. Sana po huwag po nating panghimasukan ng kanilang pribadong buhay ang dapat nating gawin. Panuurin lang natin sila kasi mga viewers lang po tayo. Palakpakan natin si Ma'am Dong. Grabe yan. Marilyn Dagyo, sarot po sa'yo. Nakalive silang ka. Kaya nga po, re-record na lang natin ito. Edita, sarot po sa'yo. Ma'am Evelyn Balagtas, Ma'am Likog Prisel, galing po sa lahat at sa puyatan naman ito. God bless po sa ating lahat. Hindi po makakapagpuyatan. Re-record muna si Bro Lolo's Thinking. Linda Proud de Bowenya, shoutout po sa'yo. Waiting. Susan de la Cruz, kailangan pa ba pati yung kanilang pagmamahalan, pakialaman pa natin, hindi natin saklaw ang kanilang pagmamahalan, pati ba naman tayo, wala naman tayo, pala kung hindi kasama silang. Exactly. Yeah. Mamimita ka lang pagpalang grupo sa Bololoy at Eliza Nabal. Shoutout po sa iyo. Proceed Guzman, huwag masyadong OA. Ang grabe. Lahat ng lakad, pinakalang manood na lang tayo at makinig kong mag-comment, pag personal at pribadong buhay sa club. Bigyan ng respeto at igala ang kanilang mga sariling buhay. Ayun. Shoutout everyone. So, umpisahan natin ang ating video reaction. Ano? Magandang araw po sa inyong lahat. At by the way guys, disclaimer once again. Kung ano man po yung ma-excite na opinion ni Bro Lolo's Thinking, it is, sabi nga po ay pananagutan ko lahat yan. Ano po? So by the way guys, this is Bro Lolo's Thinking again. Shoutout sa inyong lahat. Umpisahan po natin po. Yan, shoutout po kay Sir Jerse Reyes. Shoutout po. Kay Ate Weng Balido, Tita Weng Balido. Shoutout. Just take content. Okay, appointment sa DFA. So, alam naman po niyo siguro mga kalingap kung ano po ang atong reason. No? Kung anong reason po natin. And kung bakit nandito po tayo po ngayon. Mm-hmm. Diba po? Matagal na po itong nakaplano mga kalingap. Okay. Matagal na po itong na-appoint or na-scheduled mga kalingap. Okay. Ang pagkuha po ng passport sa amin. No? Apat po kami ang kukuha ngayon. Ako, si Kim, si Alex, tsaka si Angeli. No? Si Angeli. So, siguro mga matagal-tagal po yung ano ito, pag-asikaso. Noong August 10 po,
pina-appoint po ni ano, pina-schedule ni Kuya Toto. So ngayon ay nalaman po kaagad, no, nag message kaagad or nag-email kaagad yung DFA. Dito sa Legazpi na yung appointment namin is bukas, no. Ayan po mga Kalingap. Yes, it is. Ayan po. Ah, may appointment na si Dudong. Grabe yon. Sana bukas all po. Nandiyan po ang ating code number, site name, Legazpi Pacific Mall. Monday, August 19, 2024. Okay. And alauna po. Alauna bukas. Okay. Alauna bukas yung ano yung appointment namin. So sa ano po, unfortunately, hindi ko po nadala yung ano, yung Alin. Yung PSA ko po, no, kasi naiwan po sa malalag. And nung pinadala na po ni Jello dito sa Daet, is estimated pa po next week po makakarating sa Daet. So wala po akong PSA na dala dito. And ewan ko na lang po kung maaprubahan ba tayo, no. Alam mo kasi sa PSA, 'di ba, kahit saan naman pwedeng kumuha. Tama ba ako? Pag PSA or per region, alam mo kasi kahit saan pwedeng kumuha, kasi lahat may record diyan, 'di ba? So, I don't know, pero parang per region yata. Tuloy natin to. Pagkakaalam ko po na may 30 days daw po na mukhang interval na kailangan i-comply yung PSA, no. At nag-order po ako online, no, doon sa website po ng PSA. And di pa rin po dumating kasi tawag dito. Sabado, Linggo, no, wala pong ano, walang office. Okay. Kaya pumunta na lang po ako dito para po syempre, no, i-present ko po yung sarili ko para yung binayad namin and then yung scheduled na araw, no, sayang naman po yung appointment. Problema minsan pag kulang requirements, babalikin ka din eh kahit may appointment ka, di ba? So tingnan natin kung ano nangyari. Alamin natin kay Dudong. So siguro po sa mga solid Rochelle dito or solid viewers namin, alam niyo din po mga Kalingap po bakit po hindi nakasama si Langga, di ba po? Alam po ninyo kung bakit wala po si Langga ngayon. Yes, it is. Hindi nakasama sa aming gala ay sa aming punta dito sa Legazpi, mga Kalingap. Ang plano talaga namin is bukas pa kami babiyahe. No? Bukas pa po. Kasi bukas pa po yung appointment namin alauna. Okay. So nag-chat po si Tita Elise sa amin na pasyal daw po kami para ma-meet kami ng pamilya ni Tita Elise. Okay. So kanina po kami bumiyahe. No? Kanina. Kasi ang biyahe po dito is around 5 to 6 hours po. Okay. So alam po nating lahat, no, kung bakit hindi nakasama si Langga. Kasi kung sasama po ngayon si Langga, syempre Sunday ngayon walang pasok. Yeah, exactly. Walang gagawin. Bukas po, bukas kasi yung araw na talagang pupunta kami, kailangan namin pupunta mag kailangan namin i-presenta yung sarili namin doon sa DFA. Yeah. So around baka gabi na kami makaka-uwi bukas. So yung reason dito, mga Kalingap, yung rason ko, mga Kalingap, is 'di ba pasukan po nila Langga bukas, 'di ba? Exactly. First day of school. First day of school 'yan, mga Kalingap. Kailangan naka-prepare si Langga, ano, kasi first day of school, lalo na college ka. So it's a new ano, it's a new thing para kay Langga kasi college na 'yon. So napakalaki ng kaibahan ng high school life sa college life, guys. Ako akala ko nung una ganun eh. Akala ko pare-pareho lang eh. Yung high school life kasi parang banjing-banjing lang ako eh. Parang ano lang, parang chill-chill lang ako, chill-chill lang. Na parang sa akin, ang dali-dali lang pumasok, di ba? Parang ganun lang ha. Totoo, hindi nag-iibang si Brooklyn's thinking. Pero nung mag-college, ano kaya peteng? Lahat ng sakripisyo nandun na. naranasan ko yung ang aking tanghalian is one stick na Malboro. Share out. Memo lang ha. May masabi lang ako. Tuloy natin ito. Grabe. Nilalangga. Sa college, no? Iba po ang college, mga Kalingap, kontra po sa elementary at high school. Exactly, dog. Hindi mag-excuse. Ang college po, mga Kalingap, eh talagang, ano yan dyan, talagang, tag dito, yung kanya-kanya po, no? Kanya-kanya dyan. Wala na pong excuse. Depende lang kung may medical certificate ka, pwede kang ma-excuse. Pero if ever grabe. Grabe mga professor sa college, guys.
So kapag isang absent mo lang diyan ha, isang absent mo lang diyan ha. Pag at dati kasi pag nakatatlong absent kami when I was in engineering na hindi ko naman natapos. Kasi talagang mahirap ang buhay. Pag nakatatlong absent kasi isang subject without sabi nga po, proper documentation, especially may sakit ka sabi mo or else naman ay talaga may mga emergency cases like that at nakatatlong absent ka, sigurado drop out ka. Ang lupit na mga professor noon sa Southern Luzon Polytechnic College pa before, sa Lucban, Quezon, ngayon po ay Southern Luzon University na, di ba? Talagang may mga teroristang teacher doon. Tuloy natin to. Hindi valid yung reason na mag-absent ka or mag-excuse ka. Yes, it is. Eh talagang nasa iyo yan, no? Ikaw yung mabibehind sa mga subjects, di ba? Ikaw yung mabibehind sa mga announcement. Siyempre, first day of school. Yeah, first day of school, yan ang pinaka-importante talagang pasukan. Didang, shoutout sa iyo. Sa college days. Kasi po, kasi dyan po yung mga announcement, di ba? Dyan po yung mga, introduction, di ba? Introduction po ng mga teachers. Introduction. Meron yung orientation, no? Di ba? Talagang pagpapakilala sa mga teachers, pagpapakilala sa mga estudyante. That is one of it. And sabi nga po, policies, school policies, yan, orient kayo lahat dyan. So, tuloy natin. Mga professors, and syempre, para ma-meet mo yung mga, saan yung school talaga, di ba? I mean, saan yung mga room nyo. Yes. Kaya, sa college kasi iba, no? Mangyayari, bigyan ka lang ng schedule. Ito, sa'yo, ito room dito. Room. Per unit, like that. Room 205, 206, 207, like that. Pag ano yan eh. Medyo napaka... talagang nakaka-amaze sa unang pasok mo kasi may mga bago sa yung may mga bago experience ka, no? Grabe yun, tuloy natin. Alam ko naman siguro na naintindihan niyo po yun sa side na yun, mga kalingap, di ba? Mm-hmm. Siguro iilan po may mga nagtatanong bakit daw ako lang po, no? Bakit wala daw silang ga, hindi ko sinama. Nagkatampuhan daw po kami, di ba? Nag-away daw po kami kasi hindi ko sinama. Grabe. Ano pa kanya sa tampuhan? Diba? Problema kasi minsan, guys, ano, talagang pati yung tampuhan, inaalam. Diba? So, private life naman na yun. Ano ba lang tayo? Tuloy natin to. Grabe yun. Diba? Ang bilis po mag... Ang bilis po mag-sabi kagad ng mga ganong bagay na hindi nila alam. Ang tinatawag yun ay jumping to conclusion. Okay. Sabi nga po ay mga mapanghula. At mapanghusga. Ano? Grabe. Tuloy natin to. Yung rason. Ano ba talaga? Ano ba talaga? Taga-subaybay pa talaga kayo? Or taga-gulo lang po? Diba? Yun. Tanong ni Dudong ha. Taga-subaybay ba kayo? O taga-gulo lang po? Kasi... masyadong ano, it's too personal, guys. Like yung mga ganyan, atake nyo na bakit hindi kasama silang ka? Siguro nagkatampuhan kayo, no? Mahihinang nila lang, ano? Ganun agad ang isip, ano? Jumping agad dun sa ganun. Tapos meron naman mga, ano, mga sabi nga daw po ay mahilig magpalipad ng ganyang mga balita. Halimbawa naman ako, halimbawa ako as supporters. May nakapagsabi sa akin, confirm na may tampuhan yung dalawa. May tampuhan, ipagpalagay, give it for the sake of argument, ha? May tampuhan yung dalawa. Eh, bakit ko pa imamarati sa iba? Alam mo namang maraming mahihinang nila lang, di ba? Kikimkimin ko na lang yun. Kasi hindi yun makabubuti para sa ibang tao, di ba? So, kung sakali na ganun, maaari mapag-usapan natin sa simpleng usapan, pero pag inilagay, nag-comment ka sa GC like that o nag-comment ka sa kung saan-saan, eh talagang sabi nga po eh mayayari o mahahawahan ano po yung mga negatibo at mahihinang nila lang, di ba? Tuloy natin. Kasi kung alam niyo po yung rason bakit po wala silang ga dito, hindi na po kayo dapat magtatanong pa. Hindi na po, di ba? Kung alam niyo yung rason, di ba? Ano yung pinaka, kasi alam naman natin may pasok silang ga kinabukasan. So kailangan mag-prepare nilang ga, anak ng tete. Kaya dapat mo mabash pa. Di ba? Ang sabi ni Dong, bakit mambabash pa? Okay? Ha? Bakit mambabash pa? Sorry, napatawa yung apindot. Sorry, ito sa inyo. Bakit mambabash pa? Supporters ba talaga kayo?
Tuloy natin. In the first place, hindi ko na kailangan magpaliwanag po dito sa inyo. Mm-hmm. Kasi alam ko na alam niyo na po. Siyempre, matagal ko na pong sinasabi sa live ito na silang hindi makakasabay sa amin sa pagkuha ng... Yan, Dudong, yung mga hindi nanonood talaga. Nakimamarites lang. Nakimamarites lang. Totoo lang, di ba? Hindi kayo nanonood. Hindi kayo updated eh. Which is, nasabi na ito ni Dudong na hindi makasama silang ka because of that. Tapos hindi nyo naman iniintindi. Tapos pag rin hindi na magkasama, magtatanong pa kayo. Oha? Di ba? Eh, kaya lang sabi nga, hindi naman lahat nga ng video ay napapanood. Pero kung sadyang may tiwala tayo doon sa dalawa bilang tunay na taga-suporta, hindi tayo magtatanong ng mga arog kayang bagay-bagay. Ano? Sabi nga po mas piliin natin yung mga positibong bagay. Kasi pag tayo kasama sa community na to, tapos puro tayo nega, walang mangyayari sa buhay nyo, mga hahawa pa kayo. Ano? Eto sa inyo. Diba? Tuloy natin. Passport, una sa lahat, may pasok siya. Diba? First day of school yan. Yeah. Diba? Bakit kailangan pa i-insist nyo? Bakit ba kailangan ipilit nyo po na kailangan isasama si Langga? Ano ba? Concerned ba kayo kay Langga? Or para lang sa inyong sariling kaligayahan? Iyon na tumbok ni Duto. Concerned nga ba kay Langga? Dahil hindi nakasama o gusto nyo lamang pasayahin ng inyong mga sarili. Diba? Kasi masaya kayo kapag magkasama yung dalawa. Eh, tama! Tama! Diba? Sabi nga, hindi naman sa lahat ng oras lagi sila magkabuntot. They have their own private life, lalo na mag-jowa pa lang naman sila. Diba? Like Langga, nasa college. So, ibig sabihin, meron pribadong buhay si Langga, yung private life niya bilang kolehiyala. Si Dudong mayroon ding private life as charity vlogger. Ano po? So baga, it is such kind of division between them. Pero, ang mahalaga, hindi nagkakaroon ng division yung pagmamahal nila sa isa't isa. Diba, nagkakaroon lang ng division is kung ano yung mga priorities nila sa buhay. Diba? Pero yung pagmamahal, andyan naman eh. Given naman eh. Ang problema doon sa iba, pag hindi nakitang magkasama, iyakan na etong sa inyo. Diba? Ang tawag sa inyo, mahihinang nila lang. Okay? Kayo po ay magsimba muna sa baklaran o baka may malalapit sa inyong simbaha at hanapin ang inyong mga sarili. Naliligaw po kayo. Ha? Ha? So, tuloy natin ito. Diba? Kasi kung concern kayo, iniisip nyo, first day of school ni Rachel. Yes. So, dapat intindi natin napasukan yun, bawal mag-absent si Rachel, di ba? Exactly, di ba? Kasi aabutin sila yata dito ng ilang araw, parang hanggang Monday. Kasi Monday yung scheduled, sabi nga po, scheduled, ano, ni Dudong. May pasok silang ganun. Alam nga naman pagsuluhin ni Dudong, pabalik silang ga, anak ng teting talaga kayo. Tuloy natin to. Presentation, first and foremost, orientation yan sa araw na yon. Exactly. Second, introduction ng mga teachers or professors. Yes. Pangatlo, basta, ang dami pa mga rason, di ba? Ang pangatlo is talagang kailangan mong pumunta kasi yan yung first day of school, di ba? Yes. Ang pangit naman kung first day of school. Absent agad. Absent ka sa araw na yon. Di ba? Pangit yon. And take note, first year po silang ga. First year college. Unang tungtong niya sa kolehiyo. Ramdam ko yung excitement na meron silang ga bilang kolehiyala, ha? So, kumbaga dun sa part na yon, talagang sabi nga, hindi ka na makatulog sa pagka-excited mo. Pero after nyan, guys, makatapos siya na isang semester na ko, yung second semester, di bali nang malate. Hindi ba? Pero, kasi, that's kind of experience. Kasi nasabi mo sa lalo na si Langga na nung una, parang, sabi nga, medyo, sabi nga, may doubt kung makapapasok ba siya ng kolehiyo before ng dating buhay nila. Pero now na nasa harapan na niya, kumbaga andyan na, reality na na makakapag-kolehiyo siya, di ba? Sabi ko sa inyo, kung ilalagay niya yung sarili niyo kay Langga, talaga yung excitement nandun. Sobra yung, kumbaga overwhelmed na overwhelmed siya kasi makatutungtong siya ng kolehiyo at hindi niyo yung naiintindihan sa mga mahihinang nila lang. Ano? So, tuloy natin to. Grabe. Kaya,
hindi ko kailangan mag-explain dito sa inyo. And since may mga ibang tao naman po, ay talagang, ewan ko po kung totoo ba talaga or nagpapanggap lang po, di ba? Ang bilis po mag-comment, di ba? Ang bilis po magsabi ng mga ganung bagay. Pero hindi nyo alam yung... And take note, ano, kumbaga personal na nabasa ni Dudong yung komento, ano, certain GC, ano po, na talagang sabi nga po nagbigay kay Dudong ng dahilan para maramdaman ang mga bagay na to. Diba? Tuloy natin. Yung impact po sa amin, mm-hmm. diba? Hindi nyo alam yung impact po sa akin. Mm-hmm. Siyempre, pumunta kami dito kasi may purpose kami. Mm-hmm. Diba? Pumunta kami dito dahil sa passport na yun. Diba? Eh, grabe kayong makapagsalita. Diba? Nakikita nyo yun, nakikita nyo yung nararamdaman ni Dudong. Na ayaw niya namang iwanan silang guy. Ano naman, ayaw naman niyang iiwanan yung taong pinakamamahal niya. Gusto niya kasama. Tapos babanatan niyo pa ng ganun, di ba? Maging sensitive naman tayo. Kasi karamihan, nagsigaw kayo ng sigaw na Rochelle lang mahal niyo, tapos napaka-insensitive naman ninyo. Di ba? Kasi kung ako si Dudong, gusto ko lagi ko kasama yung taong mahal ko. Kahit saan ako magpunta, di ba? Eh dahil nga sa mga priorities na kailangan nilang unahin, they have to choose. Pupunta ba ako o hindi? Eh mahalaga itong pupuntahan ko. Mahalaga din yung pupuntahan nilang ga. So sakripisyo muna. Masakit na yan para sa kanila. Di ba? Lalo na kay Dudong na hindi niya naisama silang ga sa ganitong uri ng okasyon. Di ba? Lalo na at binigyan sila ng pagkakataon na sabi nga po ay makaranas ng ganitong buhay. Ano, o kas konting kasiyahan. Di ba? Eh tapos... aangguluhan nyo pa ng ganun, eh talaga masasaktan ng isang Rowell of Malalag, di ba? So, tuloy natin to. Grabe yun. Grabe naman to. And that bursting of emotions, naintindihan ko si Dudong. Kasi, he always want to be with Rachel, di ba? He always want. Kasi alam nyo naman that Dudong experience something, was appealing something, ano po. Meron siyang peers. Nandun yung kasama yung takot niya eh. Kasi tutungtong na silang gas sa kolehiyo. Nandun yung kanyang takot. Na baka makakilala silang gas. At binabanggit naman nila yon, pero sabi nga nilang ga, panghawakan mo yung pagmamahal ko sa'yo. Diwala ka lang sa akin. And, hindi ko naman sinasabi na ganun yung nararamdaman ni Dudong this time. Kasi ano, napag-usapan na naman nila yan. Pero, on the other hand, ano po, nasasaktan si Dudong kasi nga, hindi niya kasama si Langga. Tapos, babanat pa kayo ng komento na gata, tapos mababasa niya, samutsari na, ano po. Tapos, may pinagdadaanan pa silang, sabi nga po, problema ng mga nakaraang issue, di ba? Baga, halo-halo na eh. Tapos, hindi na kayo nakatulong, nakapambisit pa kayo. Ano? Etong sign, di ba? Ito sa sama ng ugali nyo. Diba? Maging sensitive naman tayo paminsan-minsan. Rochelle kayo ng Rochelle lang sa kalam tapos ganyan kayo. Diba? So, tuloy natin guys. Ako? This is the very first time that I saw Dudong real cry. Ano po? Talagang ang sakit-sakit para sa kanya nun. Bakit? Kasi akala niya mahal niyo siya. Akala niya naiintindihan niyo siya. Kasi andun siya sa GC. Ibig sabihin lahat na nasa GC na yun, solid yun dapat. Diba? So, kaya lang, nagtataka siya, nasasaktan siya, bakit dun pa nang galing? Ano? Bakit dun pa sa GC sinabi yun? Tuloy natin ito, grabe. Sorry po. Grabe. Sakit-sakit naman. Okay, I will keep my I will keep my emotion. Ayoko umiyak. Kasi sobra. Yeah. Kita nyo how Dudong been affected on that. Baga nasasaktan na siya ng time na yan, guys eh. Tapos susundutin niyo pa, 'di ba? 'Di ba? Susundutin niyo pa. Talagang ganyan mangyayari. Shoutout Ma'am Rosemary Gubgob, shoutout po sa iyo. Maring Inday, waiting pare, live pa silang ga. Kaya nirecord ko na mare. Ayan. Joe Pange, may galab shoutout po sa'yo. Ano po? So, talaga sa mga nag-waiting, bukas yun po ito mapapanood. Ano po?
Mapapanood nyo po ito ay August 2012 noon. Ayan. So tuloy natin ito. Grabe. Kita nyo naman. Oh. Grabe ito. Hindi nyo ba nakikita yung barded ng isang Ruel of Malalag? Diba? Hindi nyo nakikita. Hindi, wala kayo sa sinelas niya. Wala kayo sa sapatos niya. Wala kayo sa tinutungtungan niya. Baga, pilit at pilit nagpapakatatag si Dudong sa mga nangyayari. Eh pero sa halip na makatulong tayo, eh nambibisit pa tayo. Diba? Nambibisit pa tayo. Diba? So sana wag ganun. Kita nyo naman, no? Kita nyo, how Dudong affected, ano? Being affected of that. Diba kasi, naniniwala siya na yung mga tao nasa loob ng GC na yun, nagmamahal sa kanya. Diba? Tapos ganun yung mangyayari, naki-question nyo pa yung mga reason kung bakit ganito, bakit ganun. It's a kind of ano, parang sabi nga eh, makaramdam naman kayo. Diba? Hindi yung sa lahat ng oras babato nyo yung mga, hindi nyo pipigilan yung mga bunganga nyo. Diba? Bunganga ginamit ko. Kasi nakasakit kayo eh. Tuloy natin. Grabe naman dong! Sorry po. Hindi ko alam kung totoo ba. For me kasi sabi nga, punong-puno na ng emosyon yung puso ng batang to eh. Doon sa mga series of events, doon series of issues, doon sa mga nangyayari, and ipagpalagay na sabihin natin, there's something behind that cried na hindi niya pwedeng sabihin sa atin. Tapos iti-trigger niyo pa ng ganun, di ba? So, nakakalungkot. Kasi sa halip na i-cheer up nyo, sa halip na magbigay simpatya at doon sa mga pangyayaring to, eh, andyan kayo para magtanong pa at manuligsa. Ayan. So, talaga, kasi sabi niya, bust eh. Diba? So, ibig sabihin, nasaktan talaga siya doon. Diba? Tuloy natin to. Talaga kayo? Kasi kine-question din po nila kasi sinama daw si Maui. Kine-question si Maui? Ano ba kung isasama ko yung kapatid ko? Diba? What is your right? Nakain ng teteng, ha? What is your right to question that? Ano yun? Gusto nyo diktahan si Dudong kung gusto yung kasama? Eh, kapatid niya yun, eh. Diba? Ang sasama ng ugali nyo. Ano tingin nyo kay Maui? Ano tingin nyo kay Maui? Kapatid yun ni Dudong. Bawal isama. Ang kikitid naman ang utak ng mga taong to. Diba? Doon sa nagtanong na yun, ha? Doon sa nagtanong na yun, huwag na huwag ko makikita pangalan mo dito. Sa community. Huwag ka papasok sa live ko. At ang alam ko pangalan mo, huwag ka papasok. Sabi ko sa'yo. Issue ba yun? Diba? Guys, I tried to laugh. I tried to cheer up. Ano po? Kasi talaga, pag tinitingnan mo si Dudong, di mo mapipigilan eh. Kumbaga talagang that kind of emotion na meron si Dudong eh nakaiba. I know the pain sobra. So sana ano, I always sabi nga po is finding the reason, always finding the solution, finding the justifications of each of it na mga nangyayari sa kasalukuyan. And those kinds of issues, events, and scenarios that affect Dudong directly. Tapos may mga certain circumstances pa na nakadagdag pa doon sa kanya mga isipin. Then ito na nga, pumunta siya ng Legazpi, pumunta ng maaga, at ginabukasan ng appointment kasi na-invite si Tita Elis. Tapos may gana pa kayong questionin, hindi ba pwedeng mag-relax? Hindi ba pwedeng kumawala muna doon sa realidad ng mundo? Hindi ba pwedeng iwasan muna yung mga bagay na nakaka-stress? Di ba? Tapos babanatan nyo ng anggulo na ganun. Ewan ko sa inyo. Napaka mahihina nyo, di ba? Ewan ko sa inyo, Grace. Mga wala kayong tinandaan. Diba? Ito naman. Kita nyo. The effect of that kind of comment na ibinigay nyo, hindi naman magkakaganito si Dudong kung hindi siya nasaktan eh. Tama ba? Diba? Tuloy natin to. Ang hirap po. Kasi sana ano po eh, lumalabas, napaka-controlling nyo. Yan yung nakakatakot sa isang community, guys. Ano?
Ay nakakatakot. May mga certain people inside the community want to control, want to hold. Oh, sa paanong pamamaraan? Una, may mga taong gumagamit ng pera. Hindi ko nila lahat ha. Nagsireset lang tayo example. Wala akong sinasabing gumagawa ng ganun. Una, ginagamit na sa lapi. Pangalawa, dumidikit, lumalapit, kumakapit. At pangatlo, ano po? To take control, creating, ano po? And dictating such kind of comment like that. Diba? So, if ganun na, may mga napapansin kayo mga ganung uri ng tao, layuan nyo po yung mga yan. They are too controlling. May mga chances pa nga, ano eh. Dadaan muna yan sa mga reactors. Dadaan yung mga yan. Dadaan yan sa mga reactors. Paamuin ng mga reactors. Dadaan, ito na, kasi experience to. Paamuin ng mga reactors. Certain person, ha? Paamuin ng reactors. Kapag napaamo niya na yung mga reactors, so lahat ng feed niya, sasabihin niya ng mga reactors. Reactors niyan. Sasabihin niya na yan. Then, to gain control. Diba? So, kumbaga, it's such kind of politics, but hindi healthy yun sa isang community. Kasi, once a supporter or a certain sponsors, ito, supporters and sponsors, ha, taking control and giving the pace sa isang community, mahirap yan. Diba? Darating yung panahon, ang retaliate niyan ay dun sa mismong content creator. Hindi na dun sa mga reactors, hindi na dun sa community. Ang balik ng lahat niyan ay dun sa taong gumagawa ng content. Which is the main content creator, which is Ruel and Rachel. Or the other, sabi nga, content creator sa mga previous community na pinanggalingan namin. Diba? So kaya sana, maging maingat tayo. Kapag napapansin na gano'n na yung mga taong nasa paligid natin, konting distansya. Kasi pati kayo kukontrolin ng mga yan. Diba? Tuloy natin to. Tatayo dito. Diba? Grabe. Pumunta doon kami naman. Dito kasi may purpose kami. Grabe. Sakit. Pinapunta kami dito ng Tita Elise kasi gusto kami mamit ng pamilya ng Tita Elise. Hindi para magkasiyahan dito sa resort na ito. Gustuhin ko man na isama si Rachel. Sorry. Sorry, napindot ko lang. Grabe, di ba? Kita niyo yun? Kita niyo yung huling binitawa ni Dudong? Gustuhin ko man na isama si Rachel. Kasi yun ang gusto ni Dudong eh. Kasama si Langga. Diba? Tapos yun pa yung sasalingin ninyo. Malungkot na nga siya eh. Sinaktan nyo pa. Anak kayo ng tete. Mga walang niya kayo. Diba? Tuloy natin to. Grabe. Kita nyo yan. For me, Dudong is a picture of a man who have a strong personality. Sabi nga po sa harap ng camera. At alam ko, nakikwentuhan din ako ng mga kaibigan niya, mga kasamahan niya na kapag may problema sila nilangga, hindi mo na siya makakausap. Doon sa likod yun ng camera. Pero hindi niya pinapakita sa atin sa ang kahinaan niya dito sa harap ng camera. Pero yung umabot sa ganitong punto, na mag-breakdown siya sa harap natin, sobra siyang nasaktan, guys. Yan, totoo. Kasi kita natin si Dudong eh, sa dinami-dami ng kanyang pinagdaanan sa buhay. Bilang isang charity vlog, bilang kabahagi ng Kalinga. Sabi nga ay hindi biro, ano? Yung tibay na ibinigay nito sa kanya. Pero, dahil sa pangyayaring ito, nasaling niya yung pinakamahalagang bagay sa buhay niya. Diba? Na nagbibigay sa kanya ng lakas. Nagdagdag sa kanya ng kumpiyansa. Tapos dun yung anggulo ng inyong pagtuligsa. Diba? Dun siya humuhugot ng lakas. Eh. Dun siya kumukuha ng kumpiyansa. Tapos dun kayo aatake. Diba? Okay lang yung bashers, gaya eh. Given yun eh. Yung bashers, pero
Pero marinig niya yon sa mga akala niyang nagmamahal sa kanya, yun ang pinakamasakit. Yun ang pinaka nakakadurog. Kasi umasa ka, nakasama mo sila. Pero at the end, sila pala yung gustong diktahan ka. Diba? Diba? Gustong diktahan ka. Diba? Ginagamit ko na lang yung laughter, ano ko, wala namang iba. Pero itong sa kanila. Grabe kayo eh. Diba? Tuloy natin. Grabe. Itong sinasabi ko eh. Sorry guys, so. Pero talaga, ay talagang pinipigilan ko yung emotions ko kasi I need to explain it properly. I need to explain it properly. Senja po. Senja. Ano yun? Yung ayaw. Grabe. Kita nyo? Kita nyo? Kita nyo ang isang Ruel of Malalag? Nang dahil sa bagay na yan, kita nyo? Nakikita nyo how yung kind heart, yung malambot at mabait niyang puso. Na I know there are times that Dudong cried in a silent night dahil dun sa mga hirap at sakit na dinanas niya before. Pagtuligsa, some certain problems that directly hitting ano po, yung kanyang pagkatao. Then dahil lang sa isang bagay na gusto nyong mangyari, sinaktan nyo siya ng todo. Diba? Kasi yun na nga yung inaalala niya, yun na nga yung iniisip niya, yun na nga yung ginugusto niya, hindi pa niya nagawa na makasama yung taong mga niya, kikwestiyonin nyo pa. To the extent na idama nyo yung mga taong mahal pa rin niya, which is Maui, kapatid niya. Diba? So, sasama ng ugali niya. Diba? Tuloy na. Ang hirap kasi saan ko yung lugar yung ganitong bagay, di ba? Andito kami kasi... Yun ba yun? Yun ba, di ba? Andito sila sa Legazpi. Andito sila sa Legazpi to... Sabihin natin. Sabihin ni Dudong na hindi diyo para makasin. Pero andun sila eh. Yun ang magiging implication. Eh. Gusto niya kasama silang ga dito eh. Tuloy na. Kasiyahan. Grabe dong. Ay, na oh. Diyos ko. Big deal po sa inyo kasi sumama si Maui. Si Rachel hindi sinama. Ayun. Doon siya lalo nasaktan eh. Ginamon niyo pa yung kapatid. Tinanong niyo pa, bakit si Maui kasama, si Langga hindi? Sa mga ugali niyo. Anong karapatan niyo magtanong? Kayo ba nagbigay pa masahe? Diba? Kayo ba nagbigay ng ano? Nagbigay ng sasakyan? Diba? Lalo na siguro kung kayo ang nagbigay ng pamasahe at pangkasulina nila, 'di ba? Grabe kayo, 'di ba? Sa mga mahinang nila lang, sabi ko nga kagabi, intindihin natin, ano? Intindihin natin sila. Hangga't kaya natin yung mga mahinang nila lang. Yakapin natin. Intindihin natin kung sila nang gagaling. Pero, sabi nga po, madi-determine naman natin kung sino talaga yung totoo do sa kanyang tanong at kung sino yung hindi totoo sa kanyang tanong. Magulo. Pero sabi nga po, meron kasing nagtatanong lang sadya. Just to ask. Ay, bakit po kaya hindi kasama silang ga? Ayun. Nagtatanong yun. Kumbaga humihingi siya ng sagot. Merong sabi nga ay nananadya. Bakit kasama si Maui, si Rachel, hindi? Diba? Yun yung sabi ngayon nananadya na. Meron ng sabi ngayon may lakip, may kalakip na ano na, may kalakip na pagtuligsa na. Diba? Yun ang masakit doon. Kaya kita nyo naman kung anong naging naramdaman ni Dudong. Diba? Tuloy natin. Kung alam nyo lang po ang rason, diba? Hindi po kayo dapat magtanong po ng ganun. Mm-hmm. Si Maui po, walang pasok bukas. Hindi ko din po alam na wala siyang pasok bukas. Kaya sinama namin. So, bakit so, ibig sabihin, si Maui dito na mag-aaral. Tuloy na. Deal po sa inyo na magkasama kami magkapatid dito. Diba? Bakit big deal? Na magkasama yung magkapatid? Ha? Lalo na siguro kung ibang babae sinama ni Dudong. Anak kayo ng tete talaga. Grabe kayo guys. Sobra kayo. Sobra pa sa sobra. Diba? Pero sabi ko nga po, ano, piliin natin yung mga nagtatanong. Ha?
Yung pwedeng yakapin. Ano pero yung mga alam nyo nang aasar lang at nagbibigay lang ng intuisyon para makapanakit, eh, yaan nyo na sila. Hindi na po sila madadala. Hindi na sila magbabago. Tuloy natin to. Bakit may tanong pa kayo kung bakit ko sinama yung mga kapatid ko dito? Mm-hmm. Grabe. Sakit naman dong. Ibang klase. At alam ko maraming umiyak na ano, dito, supporters eh. Kasi kitang-kita mo yung sakit. Kitang-kita mo yung sakit ng isang Ruel of Malalag. Diba? Tuloy na. So, sinatanong pa ninyo bakit sinama si Lian. Mm. Alamang po, asawa yun ni Kim. Mm, hindi pa nyo naintindihan yun. Bakit sumasama si Lian kay Kim ngayon? Diba? Bakit sumasama si Miss Lian kay BJ's Kim ngayon? Kasi alam nyo naman pinagdaanan ni Kim eh. Diba? Alam nyo yung nangyari kay Kim eh. So dapat lagi yan dyan sa tabi yung asawa. Ano po? Para kumbaga nga po maalala yan. Baka kasi may mga residue pa ng mga lumipas. Na maaring sabi nga po mag-trigger pa ng kung ano. Pero alam ko naman na hindi na yung gagawin ni Kim. Pero asawa po yun ni Kim eh. Kailangan nasa tabi ni Kim yun. Diba? Ay ba't silang ga-jowa? Ingin nga po eh. Magkaiba po yung mag-asawa sa mag-jowa pa lang. Diba? Eh kayo naman, mag-jowa pa lang, gusto nyo mag-asawa na. Anak kayo ng teteng. Tuloy natin to. Hindi ko dapat to i-open sa inyo kasi wala na po kayong pakialam doon kung sino yung sasama namin. Kasi alam niyo na po yung rason kung bakit hindi nakasama si Rachel ngayon. Exactly. Pero grabe kayo magsalita. Grabe kayo mag-conclude kaagad. Hindi naman po niyo alam yung rason. Asakit makabasa ng mga ganong bagay, mga ganong mga salita po mga kalingap na hindi niyo po alam yung totoong dahilan. Makabasa, di ba? Kasi ano eh, sa totoo lang, yun ang hirap minsan, no? Yun ang hirap minsan. Kasi may mga taong pumapasok lang sa mga GC para lamang manghawa ng pagiging mga negatibo, pagiging nega. Po. Kaya doon sa mga GC ng Rochelle, pag may nakita kayong ganun, tsipain yun agad. Yung alam niyong nega talaga, yung laging may tanong, laging may gustong alamin, laging may inuukit-kit, may binubukit-kit at binubusiklat. Ano? Ay pag ganun ang uri ang kasamahan niyo sa GC, ay hindi po yan. Pagdating hunang araw, pati kayo bubusiklatin niyan. Ano po? Kaya pagsisipain nyo na agad. Tuloy natin to. Kasi hindi po sila solid Rochelle pag ganun. Nakikimarites lang po sila. Tuloy natin to. Pero kung kilala nyo naman sila na mga solid Rochelle talaga, na mga nagtatanong lang, bagkus na awayin natin, yakapin natin. Baka nalilito lang. Dapat ma-determine natin yung pagkakaiba na nakikimarites lang dun sa mga talagang Rochelle na nagtatanong lang. Okay? Tuloy natin. Sensya po. Grabe dong. Guys ha, ako'y kanina tapos pa. Tapos may ini-insist nyo po na magkatampuhan kami dalawa. Pumunta lang po ako dito. Hindi lang nakasama si Rachel. Sinasabi nyo po nagkatampuhan kami. Grabe. Eh, alam ko mga basher po ang gumagawa ng mga ganito. Pero hindi ko po matanggap na sarili pong nasa sariling GC po ng Rochelle. Exactly, di ba? Nasa sariling GC ng Rochelle. Yun ang masakit kay Dudong kasi Dudong knows na nandun sa GC, Rochelle yan. Pero dun mo mababasa, dun mo makita, dun mo makuha yung ganong sistema o tanong, eh talagang sabi nga eh, panghihinaan ka ng loob. Masasaktan ka. Dahil umasa ka, natotoo yung suporta, pero lumalabas, hindi sila nagtitiwala sa'yo. Diba? So, tuloy natin. Diba? Mas maintindihan ko po na mga basher. Kasi yan ang may gawain nila. May the sea shout out. Maricel Villanueva Sharam. Or paparating na yung pasweldo. Pero ang di ko pong matanggap, eh pinipres. Sabi ni Dudong, paparating ng pasweldo. Totoo yun. 15:30 sila doon. Tuloy natin. Senta yung sarili nila as Rochelle fan. Pero ewan ko pong totoo ba talaga. Yun, pinagmamalaki na Rochelle fans daw. Tapos kukomment ng ganun.
Eh talagang sabi nga eh, wrong move talaga yon. Talagang sabi nga eh, kayo ay manghahawa ng pagiging mga nega. Diba? Tuloy natin. Hindi kasi pwede hayaan lang. Hindi pwede kasi pwedeng hayaan lang. Mm-mm. Kasi ano, wala din po akong sasabihin. Mm-mm. So mukhang nilalabas ko din po na tama po kayo kasi hindi niyo po narinig yung side ko po. Mm-mm. Alam niyo na po, di ba? Dati pa, dami nagbabanta sa akin, sa amin nilangga. Sa akin. Kasi di nila matanggap na kami nilangga. And ako, sa totoo lang, nababahala talaga ako ng current situation, guys. Kasi may mga tao na hindi natin tuwirang talastas ko nung tumatakbo sa utak. And naranasan rin naman nila Dudong yan before. Na may mga nagbabanta, ganto-ganon. Pero sabi nga ni Dudong, ayan eh, tiwala lang eh. Tuloy natin. Pero anong ginawa ko po? Wala po akong reaction, wala po akong comment doon. Kasi gusto ko hayaan lang. Kasi sila po, mga kalingap, wala pong alam. Diba? Mga duwag po yung mga taong yan. Exactly, natumbok mo dong. Yung mga mahihilig magbanta. Yung mga mahihilig pabanta-banta, keso ganto ganun. Mga duwag yung mga yan. Duwag yung mga yan. Totoo lang. Yung mga mahihilig magbanta, ano? ganto ganun. Papatayin kita, ganto ganun. Sabi nga eh, yung mga totoong tao ay hindi na ipaalam kung saan yung tunay intention na talagang matapang. Hindi na ipapaalam sa publiko o iko-comment pa kung ano yung pinaplano nila. Diba? Kung hindi mo na ipapahayag yan, magugulat na lang yung mga taong sangkot doon ano, o yung gusto mong tukuyin tao. Diba? Magugulat na lang. Ay, totoo pala. Kasi nandun eh. Pero pag sinabi mo yan, pinagkalat mo pa na ipapatayin ko si Ruel, eh karuwagan yun. Nag-iingay ka lang, di ba? Tuloy natin. May mga pagbabanta man na ganung bagay. Mga duwag yan. Mga duwag yan daw talaga. Si Kuya Mario, hindi pa niya alam yung mga ganung bagay. Nung nabasa niya yung pagbabanta sa akin, kinabahan siya sa akin. Sabi ko, hayaan niyo po yan kasi duwag yung taong yan. Huwag kayong matakot dyan kasi ang bilis lang mag-comment ng ganong bagay. Exactly, di ba? Yung mga pabanta-banta, yung mga pabanta-banta like that. Eh kung talagang gagawa na mo sa bahay, hindi na yung magsasalita. Matitrace pa siya, di ba? Matitrace pa siya. Ano ba? At ako, gaganituhin kita, papatayin kita. Pag wala ka, papatayin kita. Eh, sinong killer na nagsabi na papatayin kita? Papatayin kitang kalokohan, di ba? Kaya, sabi nga po, magkaiba yung mababaw na tubig sa matining. Walangan, mababaw, matining. Yung mababaw kasi malagaslas, maingay yan. Yung matining, hindi yan nagalaw. Pero, napakaraming laman sa loob. Di ba? At pwede kang malunod kasi malalim. Di ba? Tuloy natin. Grabe yun. Kasi Kuya Mario, nung nabasa yung pagbabanta sa akin, talagang concerned siya sa akin. Pag mababa, ako mag-withdraw lang sa sentro. Talagang sinasamahan niya ako. Ayun, pinaliwanag ko kay Kuya Mario na duwag yung mga ganyang tao. Diba? Dinadaan sa pagbabanta. Diba? Kaya sa mga ganyang tao, ganyang mga comment, wala po akong pakialam dun. Hindi ko invest yung oras ko para sa mga taong gano'n. Sir, diba? Boss Edguamo siya to. Kasi totoo matapang, harap-harapan ko sa sabihan ng gano'n. Diba? Exactly. Pupunta ako sa'yo. Walang camera. Pupunta ako sa'yo. Diba? Pagbubunutan kita ng baril sa harapan. Gayon dapat. Rosely Guzman, shoutout po mong Carmen Thomas. Sa totoo matapang, hindi dinadaan po sa pagko-comment-comment dyan. Exactly. Hindi dinadaan sa puro sangaw-ngaw, puro sulat-sulat, ano. Puro comment-comment lang. Kung gagawin, gawin agad. Ano, yung tunay na matatapang. Kaya naniniwala si Dudong, yung mga mahihilig mag-comment dyan, mag-comment ng mga hindi magaganda, eh mga duwag yan. Tuloy natin. Diba? Ano ba bang bago sa atin dito? Ano ba bang bago? Exactly. Diba? Paulit-ulit na nangyayari.
Mm-hmm. Paulit-ulit. Yeah. Paulit-ulit na nangyayari. Mm-hmm. Mga ganitong bagay. Pagbaba exactly. Sa amin. Mm-hmm. Diba? Pagpabanta. Andiyan mm-hmm. ako. Mm-hmm. Last month, yan pang nangyayari. Mm-hmm. Diba? Mm-hmm. Pero ano pong ginagawa namin? Diba mm-hmm. hinayaan namin? No, last month, diba? May mga pagbabanta. May mga pambabas. Pero hinahayaan lang ni Dudong. Kasi alam niyang, hindi naman yung gagawin. Diba? Sino nga ba namang tunay na killer na magsasabi na papatayin ka? Bobo din naman ngayon, no? Pero ngayon, grabe yung, grabe yung ano niyo po, di ba? Kasi kung mas lalo natin silang papansinin, di ba? Mas lalo po silang gaganahang mambash. Exactly. Kasi tingin po nila, naapektuhan to sila, di ba? Yes, it is. Kasi tingin nila, mas ginaganahan silang babash kasi napaka-weak ng taong ito para i-bash natin, di ba? Ang bilis maapektuhan, ang bilis sumuko, ang bilis mag-surrender, di ba? Kaya yan, pasensya po kasi di ko po kaya, di ba? Ayaw ko man sanang mag-live ngayon. Sabi nga ni Sir Ed Guamos, yung mag-asawa nga, di naman 24/7 na magkasama. Sila pa kaya na BFNJF lang, gusto niya magkadikit lag. Asan ang justisya? Sabi ni Ed Guamos. Tuloy natin. Pero alam ko, mapupuno na mga pambabash. Kung ano mga ipopost ko ngayon ng mga video, ano mga ipopost ko ngayon ng mga yes. picture. At alam kasi, ni Dudong yun. Dahil sa kagusto. Huwag na huwag ako makakakita ng comment na ganun. Totoo ha? Napamiss ko ha? Sa akin, sa comment section ko, video ko, or whatever. Sa kanila kasi, hindi ako napunta sa comment section. Pero yung sa akin pupunta kayo, tapos magtatanong kayo sa akin, ay siya kayo sa akin. Sabi ko sa inyo, talaga. Tuloy natin. Gustuhan nyo, di ba? Dahil sa kagustuhan yung gustong isama si Rachel. Mm-mm. Kasi gusto nilang punan yung kaligayahan ng kanilang sarili, di ba? Parang pang sariling kaligayahan yun. Tama ba? Oo nga, pang sariling kaligayahan. Diba? Tapos sa atake kayo ng ganito, anong ginawa nyo kay Dudong, di ba? Tuloy natin. Pasensya pa, pasensya po mga kalina. Diba? Sobra kayo. Ibang klase kayo, ibang klase. Mga wala kayong puso. Gustuhin man namin maging masaya konti dito. Pero grabe, no? Grabe. Mukhang kinokontrol kami. Diba? Bawal. Exactly. Ang tawag dyan, manipulating. Ano po? Na dapat sila ang masusunod. Sila ang magdidikta ng pace. Sila ang sila ang magsasabi kung anong gagawin ninyo. Diba? Pero kapag ganun ang isang supporters, sponsors, viewers, na nagdidikta na kung anong gagawin nyo, mag-ingat kayo. Kasi kapag nasana yan, at minsan hindi nyo napagbigyan, magiging basher nyo yan. Yan ang totoo. Diba? Tuloy natin. Kang tumawa. Kasi may mababash. Bakit di sinama? Bakit mas mabigat pa yung kaibigan mo kaysa kay Langga? Anak ng teteng naman. Saan kaya kuha na ganung anggulo? Anak kayo ng teteng ha? Mas magbigat pa yung kaibigan kaysa lakay Langga. Ibig sabihin, tuwiran yung sabi ng pagdududang ibinibigay ninyo na kine-question nyo mismo yung pagmamahal ni Dudong kay Langga. Kaya kayo magsilayas talaga ha? Ito sa inyo. Tuloy natin to. Anak kayo ng teteng? Sa totoo lang, I will deal it seriously. Doon sa aspeto na yun na tinatanong nyo, di ba? Na bakit mas mahal ni Dudong yung kaibigan kaysa kay Langga? Abay, mahirap yan. Masyado na yan. Pagiging manipulator na yan. Sobra na yan, di ba? Tuloy natin. Grabe. Basahin niyo po yung aking comment niyo po. Di ba? Totoo ba talaga kayo? Mas matatanggap ko ba kung basher kayo na ganun yung comment niyo? Pero yung pinapalabas niyo na supporter kayo, supporter sa isa. Yun ang sabihin niyo po. Diba? Supporter sa isa. Yun ang sabihin niyo po. Diba? O baga, parang ang minamahal niyo si Rachel. Ano? Parang ganun. Hindi sinama si Rachel yung langga namin eh. Wala to si Dudong. Bad. Diba? Ganun yung implications eh.
Pero without knowing the real reasons about it. Ano yung pinaka main reason? Tapos atake kayo ng ganun. Wrong move, di ba? Tuloy natin. Hindi, kailangan din po mag-explain. Yeah, this kasi, is good. Yun na nga, di ba? Last time, kung hindi ako magsasalita, kung hindi ko i-reveal po ang totoo, so walang mangyayari, mas lalong maraming naapektuhan, mas lalong maraming nadadamay. Yes, it is. Kaya ngayon, kailangan ko din na mag-explain po sa inyo. Diba? Yes. Hindi naman kabawasan sa akin, di ba? Hindi naman kabawasan sa isang rawalo, malala. Exactly. Sometimes you need to explain yourself though. Sometimes lang. Sometimes. In order to address the main issue, ano po. Para maliwanagan yung mga nalalabuan. Kasi sa nakikita ko, marami ang nalalabuan. O sadya lang na talagang sila yung naglalabu-labuan. O nagbubulag-bulagan sa katotohanan kasi hindi sila nasisigahan. Di ba? Pero sa mundo ng social media, it's just a matter of explaining. Then iwanan mo sa kanila kung hindi nila maintindihan. O maiintindihan nila. Di ba? So, iwan mo sa kanila. Eh, kapag di nila nakuha, eh, sila may problema. Di ba? Tuloy natin. Explain po sa inyong harap. Kung gusto lang po umuwi kami ngayon, sayang naman po yung na-appoint sa inyong binayad. At isa pa, bakit ba kami, di ba? Bakit ba? Eh, poor Medong, bakit mo gagawin yun? Pinid mo lang yung ego nila. Ibigay mo lang yung kagustuhan nila at uulitin nila yan pagdating ng araw sa mga susunod pang mga panahon. Diba? Don't make them happy doon sa kanilang mga gustong mangyari. Diba? At darating yung time kapag pinagbigyan mo nga, ayan, masasanay, ay, gayon ulit. Diba? Eh ngayon pa lang, sapulin mo na, hindi sila kailangan sa komunidad na to. Diba? Tuloy natin to. Magpapakontrol kami sa mga taong ganitong isip. Yes, it is. No. Sorry po, sorry. Hindi ko kaya po. Yan. Grabe. At isa po na, isa pa. Pinapanindigan ko po yung mga sinasabi ko po. Nasa sa inyo po yan kung nagdududa po kayo. Diba? Nasa inyo po yun kung di kayo naniniwala sa akin. Exactly. Pero isa lang yung masasabi ko po. Kung di po kayo naniniwala, huwag nang po kayo manira. Exactly. No? Diba? Kasi kami bilangga ang mas nakakalam sa mga ginagawa. Kami nilang... Doon pa lang eh. Panalo na yun eh. Sila lamang po ang tiyak na nakaalam sa kung ano po yung nangyayari sa likod ng camera. Diba? So, kumbaga, it is a matter of privacy. Their private lives. Sana naman sa mga viewers, supporters, wag nang panghimasukan niyo kasi hindi kayo nakabubuti. Nakakabwisit kayo. 'Di ba? 'Yun ang totoo. 'Di ba? Eh sigaw kayo ng sigaw once again, Rochelle lang sa kalam. Mahal ko ang Rochelle tapos hindi niyo naman mapangatawanan. Mahal niyo ang mga sarili niyo. Pinapaligayan niyo lang ay mga sarili niyo. Diba? Pero hindi niyo inuunawa yung tunay na sitwasyon ng isang Ruelo Malalag at ng isang Rachel Morales Blacks. Ano po? The Rochelle itself. Diba? Ang tawag doon, makasarili kayo. Okay? Tuloy natin to. Hanggang na, mas nakakaalam sa aming sitwasyon ngayon. Doon sa narinig ko po, may mga nagsisend sa akin ng message na yung ginagapang yung mga, ewan ko po, yung mga fans daw po. Wala po akong pakialam doon. Di ba? Kasi kung totoo tayo or solid tayo, bakit ba tayo makikinig sa mga sulsul ng ibang tao? Exactly. Yung issue ng gapangan na yan, guys, yung issue ng gapangan na yan, may mga gumagapang para mapalipat daw ng kampo. Eh kung sadyang matatatag kayo bilang kabahagi ng Rochelle community, kahit ano pang gapang gawin yan, kahit magpagulong-gulong, patambling-tambling pa yung mga yan, wala silang magagawa, di ba? Kaya lang ang problema, ito, for the sake of argument, eh nagkakagapangan,
nagkakapagapangan daw, na sumuporta lang sa iisa. So I don't want to take that matter seriously. Kasi sabi nga po, ang masusunod naman sa panonood, ito guys ha, real talk to ha, ang masusunod naman sa panonood ay yung mga taong nanonood. Diba? Kahit paanong pilit natin dyan, ay panoorin mo rin yung isa. Huwag lang yung isa. Diba? Diba? Pero once that they are just watching, they are just supporting isa, pero wala naman silang sinasabing masama doon sa isa, so it's the kind of support pa rin. Diba? Eh iba kasi, masyadong sabi nga ginagawang big deal yung mga bagay na yun, which is not helping the community to grow. Diba? Itinataboy nyo pa. Alam nyo nang ang kakalahati na, itataboy nyo pa. Diba? Ang mahalaga, hindi sila nagsasalita, nagko-comment sa mga live, nagko-comment sa mga videos ng mga negative. Maybe they are exerting their sentiments sa kanilang mga GC, pero ang mahalaga, dun lang yun at mananatiling dun. Kaya lang, may mga chances talaga, pag nagkagalit-galit, ilalabas na, magsisiraan na, sino sinisira nyo? Diba? Hindi naman si Rochelle, hindi man yung Rochelle eh, yung community'ng iniingatan natin. Diba? Dapat, bago tayo kumilos, bago tayo gumalaw, bago tayo magsalita, isipin natin kung makabubuti ba ito o makasasama. Now, if feeling mo is tama ka, if feeling mo is ito yung tama mong gawin, now the implication. Ang magpapatunay niyan, yung magiging implikasyon na ito ba ay tuwirang makaapekto sa community o hindi? O ito'y parang personal vendetta lang? O personal grudge lang? Diba? Yung nagiging problema, hindi, minsan hindi na-differentiate ng tao yun. Eh. Pero hindi nyo nakikita that, sabi nga, may hidden agenda behind that actions. Diba? At that agenda is triggering the community to destroy. Diba? Sana maging maingat tayo. Ano po? Pag-isipan natin mabuti bago tayo maglabas ng ating mga argumento. Okay? Ito sa... Tuloy natin. Diba? Bakit ba tayo magpapakontrol sa mga sinasabi nila? Yes, it is. Kaya... Siguro, hindi yan sila solid. Diba? Mm-hmm. Yes. Kasi kung may mga ganyan mang nangyayari dito sa community na ito, ay mga nagsusulsul na mga fans, hindi sila solid, di ba? Yung mga sulsulero at sulsulera. sa ganito, ganito, ito si ganito, gay on. Yung gumagawa ng ingay at gulo, they are not solid. Kasi ang nakataya dun is yung mismong community nito. Tuloy natin. Diba? That's it. Kung anong gapang po nila no, sa ibang mga fans or sponsors or supporters. Kung solid talaga sila, meron silang isang salita din po. Yes, that's it. Hindi sila magtatagumpay. Word of honor. Diba? Kasi ako po, hindi ko kailangan ng... yung marami, diba? Ayoko ng maraming supporters. Gusto ko yung totoo lang talaga, diba? Gusto ko yung totoo. Nasanay po ako sa pagiging konti lang yung views, diba? Doon tayo nang galing. Tapos yung pinapalabas ngayon dito, sumikat lang dahil kay Rachel. Sumikat lang dahil may love. Ang sakit nyo naman magsalita. Sumikat lang. Nag-effort po si Dudong na palaguin yung channel niya bilang charity vlogger. Pero naging bonus po yun sa kanya. Napabilis lang ko yung kanyang pag-angat. Kasi dumating silang gas sa buhay niya. Diba? Pero kapag ibinabato nyo sa kanya yon, hindi nyo nakita kung saan nanggaling si Dudong. Dudong, take time. Give effort. Give everything. Para mapatunayan sa sarili niya na kaya niyang tupadin kung ano yung nais niya at gusto niyang mga gawin. Ba? Diba? Pero once na marinig yun sa inyo ng isang Dudong, ng isang Ruel of Malalag, parang tinuligsa niyo na yung buo niyang pagkatao. Ba? Diba? Hindi niyo nakita yung effort niya before. Binaliwala niyo yun. Ba? Diba? Tuloy natin to. Team.
Eh ano yung effort ko? Ano yung sacrifice grabe ko yun sa aking channel? Grabe yun, di ba? Yes, may part silang gano'n kasi nagtutulungan kami. Yes, it is. Pero na-invalidate yung sacrifice ko dito sa channel ko. Na-invalidate. Exactly. You are invalidate kung ano yung kanyang mga sacrifices. Yung pagod at hirap niya in order to, sabi nga po, enhance to grow. Ano po yung channel niya. Kasi kapag nagiging ganung anggulo na yung binabato nyo, eh sabi nga eh, it is a desperate kind of attack. Na mismong kung sabi nga yung mismong pinaghirapan mo at pinagkunan mo ang tutulig sa ene, eh, talaga magkakagulo, 'di ba? Masasaktan at masasaktan ka doon. Tuloy natin. Validate. Hmm. 'Di ba na itsa pera yung paghihirap ko dito para makamit ko yung ganitong meron ako ngayon. Yes, it is. Hmm. 'Di ba? Lang. Sige po, sabihin niyo na po yung gusto mong sabihin niyo po dito. Mm. Sabihin niyo na po yung gusto niyo pong sabihin na negative or positive po, mga kalinga. Yes, it is. Sabihin niyo na. Pero isa lang po yung masasabi ko po. Mm-hmm. Hindi po kayo magtatagumpay sa plano niyo po na siraan pa kami nilangga. Okay. Baka sa iba, maging successful po kayo. At yun yung panghahawakan natin lagi. Hindi magtatagumpay ang mga taong may binabalak na masama sa isang Ruel of Malalag at sa isang Rachel Morales na nananalangin araw-araw na magkahiwalay ang dalawa. Nananalangin araw-araw na magkaroon ng problema ang dalawa. Kasi bakit? Kasi ayaw nila na magkatuluyan yung dalawa. Now, sabi ko nga, doon sa mga sets of bashers ni Dudong sa kanilang ga. At ngayon kasi nakapokus yung ano yung team ng bashers ano kay Rachel. Operation Rachel sila ngayon. And makikipag-usap na daw si Hugot kay Daddy Donut. Pero ewan, eh, yung mga ganyan tao, hindi dapat pagkatiwalaan. Kasi nababayaran. Okay? So, baga, magalit ka na Hugot sa akin, mahagalit. Tirahin mo kung tirahin agad gusto mo. Pero sabi ko sa iyo, base sa mga sinabi mo, doon nakita't napatunayan na mga bayaran lamang kayo. Etong set. Diba? May usapan eh. May usapan eh. Diba? Eh kung hindi man kayo bayaran, eh di, anong ginagawa nyo? Sinasayang yung powers nyo, effort nyo to destroy Rachel right now. Diba? So this is it guys. Maraming salamat sa inyong lahat. Hindi na natin tatapusin ang live ni Dudong at gawa ng sobrang haba po. It will take time before we end this premiere. Pero ang isa lang lagi niyong tatandaan, I do uphold the integrity of Rochelle. Not the sabi ngayon, love team Rochelle, but the real couple Rochelle. The integrity of the Rochelle community. Sabi nga po, the foundation of it is andyan at kitang-kita natin. Bago pa ako, andyan na yung pundasyon ng Rochelle community. Bago pa ako makarating. May mga nauna pa sa akin na matitibay pa rin hanggang sa ngayon, di bumibitaw. Pero may mga taong dati bahaw, walang laman, ampaw, ngayon sila daw yung sumisigaw ng mahal ko ang Rochelle. Na samantalang dati hindi naman nanonood. Diba? Ang ginagawa lang ay maghakot ng maghakot. Etong sa inyo. So this is it guys. Hoping this evening ay mayroon kayong natutunan mula kay Borlolo's Thinking. Hanggang sa muli mga kaibigan, magandang gabi po. To God be all the glory. Bye-bye po sa inyong lahat. Please don't forget to support, to like, and also to subscribe ang Ama ng Kalingap, Kuya Bal Santos Matubang, ang ina ng Kalingap, Ati Eva Vlogs, ang anak ng Kalingap, Kalingap Rob, and the lovely duo, Mr. Ruel of Malalag and Miss Rachel Morales Vlogs, and be a part of Kalingap family. Thank you very much.